Oops, meron tayong gata, paminta, ang ating pampaalat, na ginagamit kong madalas sa aking masarap na mga lutuin. Oop, ito po ang ating kuneho. Magluluto tayo ng ginataang kuneho. Ito ang aking mga rikado. Chili labuyon na hindi natin dapat makakalimutan. Meron po tayong sibuyas, luya, bawang, at ang ating bell pepper na pantaping sa huli, tapos ang ating pampalasang manghang. Ito po muli ang aking vegeta na hindi po ako gumagamit ng bechin at anumang asin. Muli ang ating gata, ayan, tapos ang ating paminta. Ito na po yung aking tinadtad na kuneho. Halos 2 kilo po laki nito. Palibasa, sira po yung aming kalan at nagpapakulo ako ng baboy dito sa kabilang banda. Maghahanap tayo ng ibang parte ng aming bahay na merong lutuan. Ito po ang aking natagpuan. Dito po ako magluluto ngayon sa lapag at isasaksak lang to sa kuryente. Palibasa, naisaksak ko na, inayaan ko na siyang ganyan. Hop! Pababayaan muna natin, igisa po muna natin ang ating bawang hanggang sa mag-golden brown. Pagkatapos, pinagsama-sama ko na ang sibuyas at luya. At pagkatapos po ng ilang minuto, ay inilagay ko na rin po ang kuneho. Ayan po, ang putahe po natin ay ginataang kuneho. Ayan, inilagay ko na po yung aking pampaalat. Ito po ang nagpapasarap sa aking mga lutuin ng vegeta. Ito po ang inyong driver kusinero. Op, inilagay ko na rin po ang ating pampaanghang. Isasama ko po siya sa pagigisa para lalong lumasa ang anghang. Pagkatapos, pagkaraan ng ilang minuto, isinaling ko na po ang gata para manot na po yung gata niya dun sa karne ng kuneho. Pagkaraan po ng ilang minuto, ay nilagyan ko na rin po ng paminta, pandagdag anghang din po. Ayan, halos matatapos na po ang aking pagluluto. Pagkaraan ng mga ilang minuto, inilagay ko na po ang toppings. Ay, nakakagutom. Tara, kain na tayo. Eto na po, tapos na po ang aking pagluluto. Gutom na po ako. Ayan, up, healthy lifestyle, brown rice. At eto na po siya, ang ating ginataang kuneho. Ito po ang inyong driver, kusinero.